guys, it's me Liz and welcome back to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay kung paano ko in-edit yung pictures ko using PixArt. So punta tayo sa may plus sign. Yan sa baba yung violet. Tapos hanapin natin ang background. Color backgrounds. Piliin natin yung white. Ayan. Tsaka maglagay tayo ng sticker. Hanapin natin ng sticker at tsaka maghanap tayo ng design. Yung butterfly yung pipiliin ko. Tapos enlarge natin. Ayan. Tsaka kung anong gusto mo na size, i-adjust mo lang. Hanapin natin ang add photos at mag-direct yan sa ating gallery sa cellphone. Maghanap tayo ng isang picture muna para ating i-edit. At i-resize natin kung anong gusto niyo ng size. Yan. At hanapin ang cut out. Sa picture na ito, gusto ko i-press yung person para yung whole face tsaka hair yung ma-include. Pwede rin face lang, hair, head. Anong gusto nyong i-cut out? Yan. Yung automatic cut out ng PixArt. Maghintay lang po tayo. Sandali. Kasi loading pa. Yan. Tapos na. At saka hanapin natin ang FX for the effects. At meron pa rin silang mga iba't ibang effects. Merong artistic, blur, sketch, yan, filter, saka yung pipiliin ko is yung magic. Yan, meron din yan. Itong soul, yung nagustuhan ko. At yung lines ay pwede mo siya i-adjust. Okay, ready na ang ating image. Ilagay natin sa center. Click natin yung check para hindi na mag-move yung image. At saka gusto ko pang mag-add ng sticker na flower crown. So punta tayo sa sticker button. At mag-appear yung recent, yung nagamit ko na ng mga stickers. At pipiliin ko yung flower crown. Ilagay natin sa head at i-adjust natin. So, click check after para maging stable na yung image natin. Yan. At gusto ko pa mag-add ng dripping effect. Diyan, hanapin natin yung black drip. I-type natin. At lalabas yung mga stickers. So, piliin natin yung pang-apat na nasa gitna. Ayan. At i-stretch out natin. Hanapin natin yung blend at saka i-lighten natin para mawala yung kulay black. Then, click check para matapos na tayo sa image. At kung gusto nyong lagyan ng text, click lang ng text. At i-type nyo yung gusto nyong isulat. So, yung name ko ang gusto kong ilagay sa baba. At i-change ko yung kulay light pink. Ayan. Tapos, meron siyang mga fonts. So, magpili tayo kung anong gusto natin. Tapos, i-save natin yung ginawa nating picture sa ating gallery. Click done. At saka yun, nakasave na yan siya. Check natin sa gallery kung na save ba talaga. Mas maganda na yung double check natin. Ayan yung picture na ginawa natin. So,
Yan lang kadali guys, and I hope may natutunan kayo sa aking tutorial. Thank you for watching guys. Bye!